Kahit hindi nanalo sa 1986 snap election, naging presidente si Cory Aquino dahil kinidnap ng US Air Force si Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya at hindi dahil sa sinasabing people power. Nag-offer yung Amerikano na dadaling kami sa Ilocos, pero hindi naman kami dinong sa Ilocos. So, wala na. There was a point na sinasabi, wala na, hindi na natin kontrolado ito. Kaya tatlong araw pa lang sa pwesto si Cory, ay gumawa na siya agad ng Executive Order No. 1 para paratangan na magnanakaw si Marcos kahit na di pa niya napatunayan sa anumang korte ang mga akusan niya. Kaya kung walang masamang intensyon si Cory, ay dapat nilagyan niya ng salitang allegedly at alleged ang kanyang Executive Order No. 1. At dahil sa mapanirang Executive Order No. 1 ni Cory, nabuo ang salitang Marcos Ilgatin Wealth na ginamit ng mga anti-Marcos media or yellow media at mga bayarang historians, kaya maraming Pilipino ang nauto at nagalit kay Marcos. At heto pa ang matindi. Less than 2 months pa lang ang mapanirang Executive Order No. 1 ni Cory, ay ginawa na itong source ng Guinness World Records. Kaya napasama at naging number 2 si Marcos na magnanakaw sa buong mundo. Kaya masasabi natin na si Cory Aquino ang nagpakalat at nagpauso ng Marcos Ilgatin Wealth propaganda upang masira ang pamilyang Marcos sa buong mundo. Pero noong July 2, 1990 sa korte sa New York, USA, acquitted at napawalang sala ang mga Marcos sa kasong pagnanakaw. At dahil dito, nabuking ang kasinungalingan ni Cory sa kanyang mapanirang executive order.